sa dinami-dami ng mga lugar na napuntahan at nalakpay ng ating pambansang bayani na si Dr. Michelle Sky. Tatlo ito ang sinasabing kaniyang pagbubukang liwayway at takipsilyo. Mula sa kaniyang pag-aaral sa Intramuros hanggang sa pagkakulong sa Fort Santiago at ang Luneta Park na saksi ng kaniyang kamatayan. Tayo na tumakbang at muling balikan ang mga natatabong buhay sa mga kagamitan at lugar sa buhay ng mati. Narito tayo ngayon sa lugar kung saan nakatayo ang San Juan de Letran na matatagpuan sa loob ng Intramuros na magpasa hanggang ngayon ay isa sa pinakakilala at tanyag na paaralan. Matatandaan na noong taong 1872, ikasampu ng Hunyo, nang pumunta si Rizal kasama ang kanyang kuyang si Pasiano sa Maynila. Unang kumuha ng pagsusulit si Rizal sa San Juan de Letran bago magbago ang isip ng kanyang ama na si Don Francisco. Pagkatapos magbago ng isip ng ama ni Rizal taong 1872, ay nagsimula siyang mag-aral sa isa sa mga paaralan sa loob ng Intramuros, ang Ateneo de Manila. Ang Ateneo de Manila sa Intramuros ay itinayo noong 1816 bilang Eskwela Pia de Manila ni Don Pedro de Vivancio. Ngunit dahil sa kakulangan pampinansyal, ito ay isinara. Ito ay naging Eskwela Municipal de Manila noong makuha ito ng Spanish government noong 1830. Dalawang taon makalipas ay ibinigay naman ng Eskwela Municipal de Manila sa mga Huwesuita. Ika-12 ng Disyembre taong 1859, nagsimula ang unang klase ng paaralan sa pamumuno ng mga Huwesuita. Doon nila pinalitan ang pangalan ng paaralan bilang Ateneo Municipal de Manila. Taong 1877, buwan ng Abril, pumasok si Rizal sa Universidad ng Santo Tomas upang kumuha ng pilosopiya at pagsulat na kalaunan ay naging medisina. Ang universidad ay itinayo noong taong 1611. Ito ay orihinal na pinangalanan na Colegio de Nuestra Señora del Santísimo Rosario, ang pinakamatandang universidad sa Pilipinas. Kalaunan ay pinalitan itong Colegio de Santo Tomas upang pag-alaala kay St. Thomas Aquinas. Matapos ang pag-aaral ni Dr. Jose Rizal sa Universidad ng Santo Tomas, ay napagdesisyonan niyang ipagpatuloy ang kanyang pag-aaral sa Espanya. Matapos ang ilang taong pamumuhay ng pusong nag-aalab para sa kalayaan, dumating ang araw ng pagkatotoo ng hinuha ng mamatay ang gamo-gamo sa kanyang sariling diksyon. Pinagsabihan ng inang gamo-gamo ang kaniyang anak na huwag lumapit sa apoy ng lapad para hindi siya masunog. Ngunit hindi nakinig ang anak. Siya ay lumipad at naglaro malapit sa apoy ng lampad. At walang ano-ano ay nahagip siya ng apoy at namatay. Kung nakinig sana ang anak sa kanyang ina, sana ay hindi siya napahamak. Mayaman sa kasaysayan, naging kuta ng mga Kastila, headquarters ng puwersa ng mga Amerikano, at kulungan ng mga taliwas sa gobyerno. Hitikman sa kagandahan ng tanawin ay nababalot ng kaganapan na nagbunga ng luha, poot at pagkatuto. Narito tayo ngayon sa Fuerza de Santiago, Muog Santiago sa Tagalog
o mas kilala sa tawag ng Fort Santiago. Sinasabing bahagi ito ng mga istrukturang bumubuo sa siyudad ng Intramuros ang itinuturing na Lungsod Maynila noong panahon ng Espanyol. Dito ikinulong at ginugol ni Jose Rizal ang kanyang mga huling araw bago siya patayin noong December 30, 1896. Makikita natin ngayon si Kuya JP ang nagtatrabaho dito sa Intramuros. Kuya JP, pwede ko ba itanong kung or bigyan nyo kami ng kaalaman tungkol sa inuperma na suot? Okay, so itong uniforme na suot ko ngayon, ito po yung tinatawag noon na Guardia Civil or Katipunero. So ito pong uniforme namin ay dinisenyo po ni General Luna kung saan kinopya niya sa Spaniards. At ang kulay nito ay kinuha niya rin sa ulap, rain or shine. Kaya po ito po yung kauna-una ng sundalo noon noong 1800s sa panahon na World War I. Kagaya ng binanggit ni Kuya, ang uniforme ay ginagamit noong World War I at idinisenyo ni General Luna na ang kulay ay kinuha mula sa ulap. Ilan sa mga dahilan ng pagkakulong ni Rizal ay ang konspirasyon o pagbuo niya sa mga illegal, sedisyon at rebelyon. Para lamang mapatunayan na kasama si Rizal sa paghihimagsik, ay dinakip ang kanyang kapatid si Pasyal at pilit na nilagdaan ang kasulatan na siya ay kasama sa himagsikan. Sinasabi na sa ganap na alas 8 ng gabi, naganap ang huling hapunan ng ating pambansang bayani na si Dr. Jose Rizal. Mula rin sa kanyang selda, isinulat niya ang kanyang huling tula na may ultimo adios at sulat para sa kaibigan si Blumentritt at kanyang pamilya. Limutin man ako'y di kailangan, aking lilibutin iyong kalawang, at dadalhin ako sa iyong paparan, magiging taging tinyaring alinog. Nilalaman ng sulat ay ang paghingi niya ng tawad sa bigat ng pagdurusa na naidulot niya sa kanyang pamilya at ang huling habilin niya ukol sa kanyang libing. Pagpapasalamat, paghingi ng tawad, at ang habilin na ipahayag ang kanyang pagmamahal at paghingi ng kapatawaran sa kanyang ama na si Francisco Mercado Rizal. Minamahal kong mga magulang, mga kapatid kong lalaki at babae, magpasalamat kayo sa Panginoon pagkat pinatili niyo akong matatag. Bago ang aking kamatayan, ilibing niyo ako sa lupa. Lagyan niyo ng panandang bato at krus ang aking himlayan. Iukit niyo sa bato ang aking pangalan, araw ng kapanganakan at kamatayan. Wala nang iba. Kung pagkatapos ay nais niyong bakuran ang aking puntod, maaaring niyong gawin. Walang magdiriwang ng anibersaryo. Mas mabuti kung sa paang bundok niyo ako ilibing. Kaawaan niyo si Josephine. Sa ganap na 6:30 ng umaga, simulang tumunog ang mga trumpeta sa Fuerza Santiago na siyang hudyat ng simula ng pagmamarcha. Apat na armadong sundalo ang nanguna. Sunod naman ay si Rizal na nasa pagitan ng kanyang tagapagtanggol na si Teniente Luis Taviel de Andrade at dalawang Hesuitang pari na sina Padre March at Padre Villaclara. Suot ni Rizal ang itim na terno, sombrero, sapatos, kurbata at puting polo. Nagmarcha sila mula Fuerza Santiago hanggang sa Plaza de Palacio sa harapan ng Katedral ng Maynila kung saan napakaraming tao ang nag-aabang. Pagkarating sa bagong kanya, mayatang pumunta si Rizal sa kanyang pinatatayon sa pagitan ng dalawang posteng de Lapa. Makikita rito ang bakas ng kanyang mga paa patungo sa kanyang pinatatayon bago siya marilig. Isang doktor na Espanyol ang tumingin sa pulso ni Rizal. Laking gulat nito na ito'y normal. Na siya nagpapakita na hindi takot si Rizal harapin ang kanyang kamatayan.
Sa larawang ito, makikita ang mga Pilipinong sundalo sa harap na siyang bumaril kay Rizal. Sa likod nila, ang mga sundalong Espanyol na bumaril sa sinumang hindi sumunod na barilin si Rizal. Sa gilid ng mga sundalong iyon ay makikita ang ilang praile. Hiniling ni Rizal na siya ay barilin ng nakaharap sa mga sundalo, ngunit hindi siya pinagbigyan dahil sa istriktong pagsunod ng komandante sa utos na ibinigay sa kanya. Hindi rin natupad ang hiling niyang hindi pagdiriwang ng anibersary dahil taon-taon natin inaalaala at itinirakos ang kanyang pagkabayan. Pati na rin ang hiling na pangalan, araw ng kapanganakan at kamatayan lamang ang nakasulat sa kanyang labi. Sa kasalukuyan, dito sa Luneta Park makikita ang kanyang mga labi. Ngunit alam nyo ba, ang kanyang vertebra o parte ng backbone kung saan siya tinamaan ng baril ay inangkin ng kanyang pamilya at ngayon ay makikita sa Rizal Shrine, Fort Santiago. Ang pagkamatay ni Rizal ang naging putlasyon ng bansang nagsasalita. Ang kanyang mga naisulat ang nagudyo sa nasyonalismo ng mga Pilipino at nagbukas ng landas para sa revolusyon ng Pilipinas. Marahil ang kanyang puso hindi na tumitigo, ngunit ito ay patuloy na dadagundong sa bawat Pilipino. Marahil wala ng dugong umaagos, ngunit ang kanyang aral ay patuloy na maglalakbay at dadalo sa susunod na henerasyon. Sapagkat hindi kayang burahin ng kamatayan ang katapangan para sa kalayaan. Ako si John Kenneth. Ako si Darren Tuy de los Reyes. Ako si Lorenzo Bendino. At ito ang Bakas ng Martir. Ipinanganak ang tao na pare-parehong hubad at walang tali. Di sila nilikha ng Diyos upang maalipin. Di binigyan ng isip para magpabulag. At di binihayaan ng katwiran upang maloko ng iba. Mamatay akong natatanaw sa likod ng dilim ang buong liwayway. Kung kailangan mo ang pulang pangulay, tubo ko'y gamitin sa kapanahunan nang ang liwayag mo ay lalong kuminang. Consumatum es. Dayuhan ay naalina.